dapat karapatan ng OFW may time mag-communicate sa pamilya. Na dapat yung connection between lalo na sa nanay at sa mga anak, hindi ma-deprive yung OFW. Nandun yun sa contract. Tiniyak muna ng pamahalaan ng Pilipinas na mapoprotektahan ang mga Pilipinong magtatrabaho sa Saudi Arabia bago payagan muli ng ating gobyerno ang deployment doon. Matatanda ang ipinatigil noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapadala ng mga bagong OFW sa Saudi Arabia dahil sa mga ulat ng pang-aabuso mula sa mga employer at hindi pagbibigay ng kanilang sweldo. Sa pagpasok ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilatag ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga kondisyon para maalis ang ban na sinang-ayunan naman ng Saudi government. At sa darating na Lunes, November 7, pwede na muling magpadala ng lahat ng uri ng new hire na OFW sa Saudi Arabia. Ayon sa Department of Migrant Workers, mas mabibigyan na ng benepisyo ang mga OFW, lalo na ang mga domestic worker. Isa na rito ang pagkakaroon ng daily rest hours at ang pagtiyak na matatanggap nila ang kanilang sweldo sa tamang oras. Sa digital wallet o e-payment na rin matatanggap ng mga OFW ang kanilang sweldo upang matiyak at mamonitor din ng ahensya kung natatanggap o hindi kaya nade-delay ang sweldo. Pwede na rin itong dumiretso sa pamilya nila sa Pilipinas. Bukod yan, dapat may insurance na ang lahat ng household service workers. Employer ang dapat magbayad nito. Kapag skilled worker naman, ang gobyerno ng Saudi ang sasagot sa insurance. Ipatutupad din ang whitelist at blacklist ng mga recruitment agencies at employers mula Saudi Arabia. Whitelist kapag maayos ang record ng employer, blacklist naman kapag may record ng pang-aabuso sa OFW. At kapag blacklisted ang employer, hindi lang ito sa Pilipinas kundi maging sa gobyerno ng Saudi. Layunin po ng guidelines na ito ay mag-set ng criteria kung sino lang ang pwedeng mag-participate doon sa ating bubuksang deployment o resumption sa KSA pagdating po ng November 7, 2022. Handa rin anya ang Migrant Workers Department na rumisponde kung sakaling mayroon mang paglabag o pang-aabuso ng employer laban sa kababayan nating OFW. Nagbabala naman ang DMW na huwag basta-basta mag-apply sa mga recruitment agencies sa pamamagitan ng social media gaya ng Facebook at TikTok. Mas makakabuti pa rin anila na sumunod sa tamang proseso upang maiwasan ang mascam at masayang ang perang inipon at pinaghirapan. Paalala na naman, huwag na huwag pumatol sa Facebook job offers. Kasi either kukuhanan lang kayo ng pera tapos hindi nyo na makakausap or makakarating nga kayo doon pero wala naman kayong employer. Either way, kayo ang talo, yung illegal recruiter ang panalo. Bukas din naman ang Department of Migrant Workers at iba pang ahensya na tumulong sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.